Magandang hapon po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo sa atin pong midday refreshment from God's Word. And today is June 1. Napapasalamat po ako sa Lord sa kalakasan nating lahat at sa opportunity po na tayo ay masubaybayan ng salita ng Diyos. Hindi lang tayo ang susubaybay sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos po ay susubaybay din sa atin. And actually po, mas tama nga na sabihin na hindi ang tao ang sumusubaybay sa salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos po talaga, ang totoong nagmo-monitor sa atin, nagpapaalala, sumusubaybay, nagtuturo, nagko-correct, nagbibigay galak, nagbibigay buhay, nagbibigay ng encouragement. Sabi ng Matthew 4 verse 4, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God." So today po ay sisimulan natin ang ating midday refreshment. As usual po sa atin pong pagpipray. Thank you, Lord. Heavenly Father, we entrust to you, Lord, lahat ng aming pag-uusapan ngayon. At hayaan mo, Panginoon, na ang bawat puso ay maging bukas. And we ask, Lord, in the name of Jesus, na ang Holy Spirit po ang siyang magpapaliwanag at magtuturo. Hayaan mo, Panginoon, na ito pong aming maririnig ng mga salita mula sa Biblia ay magsisilbi pong kalakasan namin. Magbibigay sa amin, Lord, ng courage. Magpatuloy sa buhay Kristiyano. Kaya, Lord, sa tulong ng Panginoong Jesus, sa tulong ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, Panginoon, naniniwala kami, Lord, na pagkatapos naming makinig ngayon, mas magiging maayos ang aming pag-iisip, mas magiging magaan ang aming pakiramdam, at higit sa lahat, lalakas ang aming mga inner man. Ang aming espiritu ay makakatanggap na naman ng nutrition, Lord, mula sa iyong salita. Because your word is life, and it gives life. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So today po ay atin pong pag-uusapan ang waiting on the Lord. Waiting on the Lord. I think hindi ko na po masyadong kailangang ipaliwanag ano po kung ano ang waiting, ano po ang paghihintay. Usong-uso po yan sa buhay ng tao. Pupunta ka lang po sa isang tindahan, kailangang maghihintay ka. Pupunta ka sa bangko, maghihintay ka. Sasakay ka ng sasakyan, maghihintay ka. Magluluto ka, maghihintay ka sa oras kung kailan. Tatrabaho ka, maghihintay ka sa oras. Bawat kilos natin po, may hinihintay tayo. Pero sa buhay po ng tao, yung buhay talaga natin, meron po tayong isang dapat na paghihintay na ginagawa. Na dapat ito po ay atin pong regular at palagi ang ginagawa. At ito po ay ang maghintay tayo sa Panginoon. Ang sabi po ng Psalm 27 verse 14, New King James Version, "Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart." Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. So maghintay daw po tayo sa Panginoon at maging matapang, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. So, kapag meron po tayong mga hinihingi sa Panginoon, meron tayong prayers, meron tayong mga problema, meron tayong mga pagsubok, naghihintay tayo sa Lord kung kailan matatapos ang ating problema, naghihintay tayo kung kailan aalis ang COVID-19, kailan matatapos ang mga cases, kailan matatapos ang pag-i-infect ng virus na ito. So, nasa stage po tayo ngayon ng paghihintay. At dito po sa paghihintay na binanggit ng Psalm 27:14, meron pong nakapaloob dito na isa pong assignment natin. Sabi po,
dito, wait on the Lord, be of good courage. Meron pala tayong dapat din gawin, hindi lang po tayo parang pancake na hihilata na maghihintay na ang Diyos ang gagawa ng himala, ang Diyos ang kikilos para tayo ay maging mapanatag. Dito po ay meron pong parang isa pong hindi naman utos, pero parang paalala na be of good courage. Maging matapang ka. Palakasin mo ang loob mo. Tapos ang sinabi na kasunod, and He shall strengthen your heart. So ibig sabihin, partnership po. Tayo po muna, gawin natin na maging, magkaroon tayo ng good courage. Yung desisyonan mo, be, to be is to, yun ang maging ikaw. Be of good courage. And then yung next line po ng Psalm 27:14, He shall strengthen your heart. So habang pinalalakas natin ang loob natin, pinalalakas ng Panginoon ang ating puso. Habang naghihintay tayo po kasi may pagkakataon na parang mawawalan ka ng pag-asa, mawawalan ka ng gana, magkakaroon ka ng confusion, ano ba talaga ang mangyayari? Marami kang mga tanong, like ako po at this time, ang dami ko pong tanong, hindi tanong dahil nagdududa ako sa ginagawa ng Lord, kundi tanong lang po dahil gusto kong malaman, gusto ko lang makaalam. Pero kung hindi naman po ako sasagutin ng Diyos, okay lang po. Hindi po ako nagtatanong dahil parang kinukontra ko yung kalooban ng Lord. Pero yung bang tanong na, Lord, sana yung bang maunawaan ko ng bahagya. Pero kung hindi nga niya ibibigay ang sagot sa mga specific ko na mga questions, patuloy po ako maghihintay. Sabi po ng Psalm 25 verse 3 letter A, wala daw pong naghihintay sa Panginoon na napapahiya. Walang naghihintay. Yung tunay na naghihintay sa Lord na napapahiya. Kapag naghihintay po tayo, hindi po tayo aalis sa ating kinatatayuan. Hindi po tayo gumagawa ng ibang bagay, kundi yun lang pong paghihintay. Kapag kayo po ay nakapila sa bangko o sa kahit saan, hindi ka pwedeng umalis doon sa pila. Hindi ka pwedeng gumawa ng ibang bagay. Halimbawa, habang nakapila ka sa grocery, hindi ka po pwedeng nagluluto ka rin habang naghihintay ka sa grocery, o hindi ka po pwedeng aalis doon sa pila. So, ibig sabihin po nang naghihintay tayo sa Lord, hindi tayo aalis sa pananampalataya. Hindi tayo aalis sa Kanya kahit na ano pang haba yung paghihintay na yun. Hindi tayo gagawa ng ibang bagay, kundi tututok lang tayo sa paghihintay. Which is, ang ibig ko po sabihin, hindi ko sinasabing itigil ninyo ang inyong pagtatrabaho para maghintay sa Lord. Ang ibig ko lang po sabihin, focus natin ang ating attention, ang ating heart, ang ating faith, ang ating lakas, ang ating pong paghihintay, ang ating expectations, i-focus natin sa Kanya. Sabi po ng Psalm 40 verse 1, I waited patiently for the Lord, and He inclined to me. Siya po ay kumiling sa akin, and heard my cry. Psalm 40 verse 1, I waited patiently for the Lord, and He inclined to me, and heard my cry. Praise God, kapag tayo po ay naghihintay sa Panginoon, nang may tiyaga, He will incline to us and He will hear our cry. Sabi ng Isaiah 25 verse 9, it will be said on that day, behold, this is our God, we have waited for Him and He save us. This is the Lord, we have waited for Him, we will be glad and rejoice in His salvation. Kapag naghihintay tayo sa Panginoon, darating po ang Kanyang kaligtasan. At sa araw daw na yun, masasabi natin, this is our God. We have waited for Him and He will save us. Praise God. Ang naghihintay po sa Lord, yung hindi po tayo magligalig, hindi po tayo mag-apura. Kalma lang po tayo. Huwag tayong mag-apura. Alam po ng Panginoon ang mga tamang panahon para sa mga bagay na patungkol sa buhay natin. Patungkol sa ating mga anak, patungkol sa ating mga relasyon, patungkol sa ating hanap buhay. Alam po ng Lord ang tamang kalendaryo, ang tamang panahon. Kaya
bagamat mahirap, maghintay lang po tayo. Lamentations 3:25-26 says, "The Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him. It is good that one should hope and wait quietly for the salvation of the Lord. The Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him. It is good that one should hope and wait quietly for the salvation of the Lord." Lamentations 3:25-26. Maganda po talaga ang naghihintay sa Panginoon. Huwag na po nating apurahin or pilitin, pahinugin sa pilit, kasi hindi rin po matamis. Isa sa mga pinakamahirap na bagay gawin po ang paghihintay. Alam ko po iyon. Dahil ako po ay hindi po masyadong natutuwa kapag ako po ay naghihintay. Medyo ayaw ko po yung para kang nag-stagnate na nakapila, nakatayo, naghihintay. Parang hindi ko siya masyadong, hindi yun ang isa sa mga good skills ko. Pero dapat po nating i-practice ito sa ating pong relasyon sa Panginoon. Na matuto tayong mag-wait. May mga bagay talaga na niluluto ng Panginoon, inaayos ng Lord bago ihain sa harapan natin. Hindi naman po siguro tayo matutuwa po kung ang pagpapalang hinihintay natin ay ibibigay ng Lord sa atin na hindi tapos, hindi kompleto, at hindi po masarap. So kung sino man po kayo ngayon na nakikinig sa akin, ako po ay nakikiusap sa inyo. Mabuti po ang Diyos at mahal po niya kayo. Kung meron po kayong mga hinihintay, ano man po yun, pagbabalik ng inyong mahal sa buhay na nasa ibang bansa, or naghihintay kayo ng bagong trabaho, or nagpipray kayo ng extra resources para makabayad kayo ng utang, naghihintay kayo ng opportunities na magbubukas para magkaroon kayo ng extra income, or naghihintay kayo ng mapapangasawa, or naghihintay kayo ng kung saan kayo dadalhin ng Lord, naghihintay kayo ng kaniyang salita upang makonfirm kung ano ang dapat ninyong pangalawang step. Kung ano man po ang klase ng paghihintay natin, huwag nating pangunahan ng Diyos. Huwag natin pong apurahin ang Panginoon. At magtatapos po ako sa Isaiah 40 verse 31. Sabi po dito, "Silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y papaiilanglang, magsusoar daw po, na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina." Ulitin ko po, Isaiah 40:31, ang Biblia, Tagalog version. "Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina." Praise God! Habang tayo po ay naghihintay sa Panginoon, i-renew ng Lord ang ating kalakasan. At tayo po ay makalilipad na parang mga agila. "Those who wait upon the Lord shall renew their strength." At hindi lang po mag-renew ng strength, sila po ay papailang lang. "They will soar with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." So kapag tayo po ay naghihintay sa Panginoon, hindi po tayo untimely ang kapaguran, hindi po tayo ma-burn out, hindi po tayo ma-fatigue kasi naghihintay tayo sa Panginoon. So sino man po sa inyo ngayon ang mayroong mga needs, mayroong pong mga pangangailangan, mayroong pong prayer concerns na parang nagsasawa na rin kayong maghintay dahil hindi pa dumating ang sagot, ito po ay para sa inyo. Maghintay po kayo sa Panginoon. And para naman po doon sa mga na tutuliro na po sila,
you are beginning to be confused because of the lengthened quarantine, na hindi kayo nakakalabas, hindi kayo nakakagala, para kayo mga preso sa loob ng bahay. At ayaw nyo nang hintayin yung pagdadating ng opening or pag-lift ng lockdown or pag-alis ng circuit breaker dito sa Singapore. Gusto nyo nang lumabas, lumagalag at hindi na hintayin ang desisyon ng gobyerno. Wag po, kasi kayo rin po ang mapapahamak sa hindi paghihintay. Isa sa pinakamahirap nga po na gawain ito, sabi ko po kanina. Pero kapag kayo po ay pumasa sa paghihintay, wow, napakasarap naman po ng bunga ng paghihintay. Kayo po ay magpapanibagong lakas, kayo po ay magkakaroon ng pakpak na parang mga agila at lilipad ng lilipad at hindi kayo magagapi ng problema at kayo tatakbo, hindi mapapagod, kayo lalakad, hindi manghihina. At sabi ng Lord, He is good to those who wait for Him. And tama lang daw, it is good that one should hope and wait quietly for the salvation of the Lord. Praise God. Habang naghihintay tayo sa Panginoon, ikikiling niya ang kanya pong pandinig sa atin at tayo po'y pakikinggan niya. Dahil lahat daw po nang nagtitiwala at naghihintay sa Lord ay hindi mapapahiya. Praise God. Praise God. So, magpatuloy po tayo. Let us continue to wait on the Lord. Dahil meron pong saysay ang paghihintay at hindi po pagtatagal. Darating na po ang tugon ng Panginoon sa ating prayers at sa ating mga pangangailangan. Let's pray po. Thank you, Lord. Panginoon, salamat ng marami, Lord, sa paalala na hindi kami dapat mag-apura at hindi kami dapat, Lord, na manguna. Hindi ka namin dapat pangunahan. Panginoon, sino man po sa aking mga taga-subaybay, yung po mga sumasama po sa akin po, sa amin pong midday refreshment from God's Word. Sino man po sa kanila ang merong kapaguran sa isang area ng kanyang buhay dahil meron siyang hinihintay doon sa area na yun ng buhay na parang hindi na niya alam kung ito po ay darating pa. Lord, paalala niyo po sa kanila lahat ng paghihintay, Lord God, ay meron pong katapusan at meron pong bunga. Kaya Panginoon, I pray in the name of Jesus na madesisyonan namin, maging courageous kami, maging matapang kami upang desisyonan namin na maghintay. Mahirap man, pero maalala namin na ang naghihintay ay meron pong darating na solusyon at meron pong hinihintay. May bunga ang paghihintay. Salamat po, Ama. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Lahat ng provisions po na kailangan. We pray in the name of Jesus na kayo po ang mag-supply. Lord, we pray in Jesus' name na lahat na may karamdaman ay gumaling. At lahat, Panginoon, ng may problema sa legal, may problema sa finance, sa financial, Lord God, kayo din po, Panginoon, ang tumugon. At sa tamang panahon, Panginoon, kayo po, Lord, ang pagpala. Dahil ang inyo pong kapanahunan, ang inyo pong timing is always the best. Ang inyo pong kapanahunan sa bagay na hinihintay namin, yun po ang pinakamainam. Dahil kayo po ang pinakamatalino sa lahat, Panginoon. Alam po ninyo ang pinakamabuti sa amin. Salamat po, Ama. Salamat, Panginoong Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Yan lang po muna ang atin pong sharing today. I hope na kayo po ay nagkaroon ng kagaanan sa inyong isip. Kung kayo man ay may hinihintay na parang nababagabag na po kayo. So, don't lose hope. Wait on the Lord. Be of good courage. He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Psalm 27:14. Hanggang next time po, ito po si Pastor Adech. I will keep you in my thoughts. I will keep you in my prayers. I will keep you in my heart. Jesus loves you po.